Dami pang gustong sabihin. Sinisisi ng mga residente ng San Simon ang mga dam sa Pampanga dahil ito daw ay sanhi sa pagbaha. Sinisisi ng mga residente ng San Simon, Pampanga noong Sabado ang mga dam sa malawakang pagbaha sa lugar na sinasabing ang kanilang mga operator ay nabigo na paunang may palabas ang tubig bago pa tumama ang bansa sa bagyong Ulysses, ayon sa sinabi ng tagapayo ng InfraWatch na si Terry Rido na ang mga dam, partikular ang Ipo Dam, ang Angat Dam, at ang Magat Dam, ay nagmamadaling naglabas ng tubig sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Sinabi ni Rido na dapat na naisipan ng mga operator ng dam ang isang kontroladong paglabas ng tubig at binuksan ang mga pintuan 2 hanggang 3 araw ng maaga. Gayunpaman, sinabi ng PAGASA na ang mga protokol o isang yugto ng paghahanda ay kailangang sundin bago buksan ang mga pintuan ng mga dam. Sinabi ng ahensya na maaari nitong simulan ang yugto ng paghahanda nasa sa mga operator ng dam na magpasya kung kailan ilalabas ang tubig. Dagdag pa ng PAGASA, ipinagbabawal din ang paglabas ng tubig sa gabi. Dagdag pa ng PAGASA na ang Magat Dam ay nagbukas din ng mga pintuan nito noong 9 Nobyembre at naglabas ng tubig ng buong pagsabog mula 12 Nobyembre hanggang 3:13 PM. Isa sa pinakapangit na lugar ng bagyo ay ang San Simon kung saan 13 sa 14 na mga barangay ang binaha pa rin, 6 na mga barangay malapit sa Pampanga River ang nakakaranas din ng hanggang sa baywang na tubig. Samantala, umabot na sa 12 talampakan ang tubig baha sa barangay Santa Cruz. Ang data mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office, DRRMO, ay nagpakita na mayroong humigit kumulang 12,000 pamilya na apektado sa San Simon, samantala, 300 mga bahay ang bahagyang nasira sanhi ng bagyo habang ang Bukirin ay parang isang ilog sanhi ng bagyo. Ang ilog ng Pampanga, na naglalabas ng 30 mga sistema ng ilog sa gitnang Luzon, ay bumulwak sa matinding pag-ulan ng bagyong Ulysses, na naging sanhi ng pag-apaw ng ilang bahagi. Ipinakita ang datos mula sa Pampanga River Flood Forecasting and Monitoring Center, inaasahang naglala ang baha sa mga bayan ng Pampanga ng Masantol at Macabebe habang dumadaloy ang tubig pababa patungo sa Manila Bay. Hanggang noong Biyernes, hindi bababa sa 86 na mga nayon sa Pampanga ang nanatiling binaha. Ang mga pag-ulan na itinapon ni Ulysses ay napunan din ang reservoir ng Angat Dam sa Bulacan, ang pangunahing mapagkukunan ng inuming tubig sa Metro Manila, na tumataas ang level ng tubig sa 214.20 meters, na nalampasan ng 4 meters ang normal na antas nito, ayon sa panrehiyong pagbawas ng panganib sa sakuna at pamamahala ng konseho. Ang tubig sa mga reservoir ng Ipo at Bustos Dam, pati na rin sa Bulacan, ay umabot sa halos normal na antas sa 100.89 meters at 15.68 meters. Ang antas ng tubig sa Pantabangan Dam Reservoir sa Nueva Ecija ay umabot sa 200.92 meters, na 21 meters ang maipli sa normal na antas. Ang Pampanga ay isang lalawigan sa Pilipinas, hilagang tanyura ng Maynila. Ang Nayong Pilipino, isang cultural theme park sa Clark Freeport, ay mayroong mga replika ng pangunahing mga pambansang site. Ang mga animatronic dinosaur ay gumala sa Dinosaurs Island na malapit, isang landas sa bundok ang humahantong sa mga ilog ng Miyamet Falls, Timog Kanluran, Malayong Kanluran, isang turquesa na lawa ang pumupuno sa Mount Bunganga ng Bulkan ng Pinatubo, sa Angeles, dokumentado ng Museo ng Angeles ang kasaysayan ng lugar. Hi guys, I am Zai, and this is Warik TV 2.0 channel. Kung bago lang po kayo sa channel ko, huwag mahiyang mag-subscribe. Thank you. We're TV 2.0. Disclaimer, some images and video clips that I used this vlog are not mine. For educational purposes only. Thank you.